So nagsalita na rin po ang dating partner nitong si Marcos Adoro na si Barbara Ruaro about sa buong sitwasyon po ngayon. And she said wala daw any efforts or any attempt para mag-reconcile mula po sa kampo ni Marcos. Okay? Ngayon po ay nauungkat ulit itong issue po nila dahil nga po sa reunion concert na mangyayari sa December 22. At meron pong mga ilang fans na sinasabi na hindi kami manonood niyan kung magkasama sa concert si Marcos. Okay? So, nagsalita si Raymond Marasigan, dating drummer ng Eraserheads and of course, Sandwich, di ba? Kilala lang kilala itong si Rames. Sabi niya, because of this show, people will discuss, people will argue, people will fight, people will boycott. That's okay, kasali yun. Sinabi po niya sa isang podcast appearance. When we agreed to do the show, we know all of this can happen and kasali yun. I will not invalidate people's opinions nor feelings. Yun po sinabi niya. He said that he has talked about it privately with his girlfriend, daughter, bandmates, and with the people concerned. Okay. Now, after saying that, I want to protect everybody's privacy, everybody involved, and honestly, in my heart, I want them to resolve it and have peace of mind and heart. Yung po yung sabi ni Raymond. Medyo komplikado talaga yung issue. Mahirap kasi makialam eh. Kasi after they disbanded, hindi naman sila naging close, di ba? Hindi naman sila nagkakasama. So, wala din sila talagang kinalaman dito sa mga buong issue na to. Ngayon, nauungkat dahil may reunion sila. So, nag-react si Barbara in response doon sa statement kahapon nung kampo ni Ellie. Sabi niya, sabi ni Barbara, yung dating partner ni Marcos, since 2019, neither Marcos nor any of his representatives have reached out to me. Sid and our respective families, no apologies were made, no civil discussion ensued, and on his part, no steps were taken toward a clear and final resolution. So regretfully, this is false. So false daw yung ilang sinabi nung sa kampo ni Ellie na trying to reach out or ganon. I refuse to comment any further regarding the matter. Personally, I have been working on my own healing and have been blessed with a strong support system. There is nothing else that I desire more than peace and for my beautiful family to remain protected throughout the course of this predicament. Meanwhile, yung family member ni Sid sabi daw, there have been no attempts to reconcile or resolve anything prior to the concert teasers and announcements. We are also not inclined to accept any apology knowing its sincerity is questionable. We would like to thank everyone who continues to give us support. Ayun. So, kung sa mga hindi familiar sa issue, Barbara claims na she suffered cuts and bruises during sa kanilang relasyon ni Marcos and almost a year of psychological manipulation. Ayun. So, nung sila ay mag-partner pa nitong si Marcos Adoro. So, ayun. So, ito ay sensitibo at private na matter. Tingnan po natin how they will resolve this. I have a few ideas of my own, sasabihin ko sa mga susunod nating videos kung paano nila maybe try to resolve this. Pero, yun nga, at the end of the day, it's the people who have to decide, 'di ba? Kung do you hate, kumbaga, will this be a deal breaker for you to enjoy and to buy tickets dito sa Eraserheads concert? Pero yun nga, at least hindi nila tinataguan. Yun nga, at least akala ko nga baka hindi na magko-comment si Ellie or si Raymond tungkol dito, pero nagbibigay pa rin sila ng komento. Kumbaga, hinaharap nila. And they sabi nga nila, they do not support yung mga ganong klaseng ginawa ni Marcos and they hope na magkaroon ng reconciliation doon sa dalawa. Pero tingnan po natin, mukhang malabo naman and parang sa tingin nila hindi pa rin nagbabago si Marcos. So tingnan po natin kung ano po ang mangyayari po dito po sa issue na to. And we will continue to cover that dito po sa Music of Manila, Models of Manila FM. Please subscribe po dito sa music channel natin. This is going to be an exciting channel kasi po first love ko is music. Sakto, merong Eraserheads concert na susundan natin. Pero marami tayong gagawin dito sa music channel natin. And I'm very, very excited about it. So thank you very much guys. See you po sa next video po natin. Bye-bye.